welcome back to our channel. Always remember, you are beautiful and all is well. Good morning, everyone. Nahihirapan ka na bang pakainin ng mga anak mo ng tofu? Dahil sa pare-parehong luto nito, today, lalagyan natin ng twist ang tokwa na ito. Magluluto tayo ng crispy salted egg tofu. Tara, gawin na natin. Ang una nating step ay magprito tayo ng tokwa hanggang ito ay maging crispy. Para maging maluto ang ating tokwa, ay magpainit muna tayo ng mantika. At pag mainit na ito, doon na natin siya ilagay. 6 pieces of tokwa ang ginamit ko dito at hindi natin dapat i-overcrowd ang ating pan. Bigyan natin sila ng space para madaling lumutong at maibigay din nila ang ating resulta na gusto na crispiness. Kaya nagdalawang batch ako dito ng frying para hindi masyadong nagsisiksikan. At yan, pagkaganyan na brown na ang one side, baliktarin natin. At pag brown na siya, pwede nating hanguin. Set aside lang natin itong na-fry nating mga tokwa. At this point, ilatag ko lang sa inyo mga ingredients na gagamitin natin. Ang una ay 6 cloves of crushed garlic and 1 large piece of minced onions. White or red onions, parehong masarap yan. Ito naman ay 1 half teaspoon of chili flakes. 4 pieces of red egg yolks. Kanina, sineparate ko na ang yolk sa white at mash na ito. Ito naman, 1 tablespoon white sugar. Pwede rin kayong gumamit ng washed sugar. 1 tablespoon cornstarch. Gagamit din tayo ng cooking oil mamaya sa pag-isa. 2 tablespoons. 4 pieces red tomatoes. 1 cup of spring onions. And the main ingredient is tofu, 6 pieces, which we fried already a while ago. Now, if you're ready, let's cook! Painit tayo ng mantika sa kawali at pag mainit na, ilagay na natin ang ating garlic. Medium to high heat lang ating gamitin para hindi madaling masunog ang ating bawang. Let's keep on stirring para pantay ang luto at halu-haluin lang natin to hanggang ma-achieve natin ang golden brown. Pag nasunog kasi ang bawang, bitter. Parang yung ibang mga ex. Like this one, golden brown color na, pwede na natin ilagay ang ating minced onions. Haluin din natin ang sibuyas at ating igisa hanggang ito ay maging soft and translucent. Ang ginagawa natin ngayon guys, yung gravy na babalot sa mga tofu pieces natin. Bakit ko ba sinabi yun? Wala lang, baka may nagtataka eh. Sige, stir na lang natin ito para mag-blend ang mga flavor ng ating ingredients. Ngayon, na soft and translucent na ang ating mga onions, pwede nating ilagay ang ating red egg yolks. Itong mga yolks na ito, ito ang nagbibigay ng lasa sa ating gravy. Kaya mamaya, masarap na masarap ang gravy natin. In the same manner, ayan, sige, halu-haluin lang natin. Para mag-blend sa ating onions and garlic, ang red egg yolks. Basta naman evenly natin makombine ang red egg yolks sa ibang ingredients, okay na. Duto na naman ng yolks na yan eh. So ngayon, add na natin ang chili flakes. Ang recipe na ito ay 1 half teaspoon ang chili flakes. Pero kung maanghang kayong kumain, pwede nyong gawing 1 teaspoon. O kaya, hanggang satisfied kayo. Madali naman akong kausap. Dagdag na rin natin ng 1 tablespoon sugar at konting salt. Optional ang salt. Siguro kung masyado nang maalat yung nabili nyong red egg, hindi nyo na siguro kailangan lagyan. Tikim-tikim lang tayo. Ngayon naglagay ako ng salt kasi yung nakuha kong red egg hindi naman ganun kalat. Ngayon, ilagay na natin ang slurry or ang cornstarch with water. Makikita nyo naman pag medyo nagda-dry up na yung ating gravy, pwede nyo nang ilagay ito. Actually, pwede nyo dagdagan. If you want na medyo malabnaw o soupy ang inyong gravy, it's your option to add more slurry or plain water.
Konting halo-halo lang, pwede na natin lagay ang ating green onions. Pre-cut na ito ng 1 inch length. Very short ang cooking time ng green onions. Kaya in a few seconds, pwede na natin ilagay ang ating tofu. Ang pinirito nating tokwa kanina. Since pre-cook na ang ating tofu, haluin lang natin mga 10 to 15 seconds. Ang gusto lang nating mangyari ngayon ay mabalutan ng gravy ang bawat piece ng ating tofu. Talaga namang napakadaling gawin, napakadaling lutuin. Tipid sa ingredients pero masustansya. Mix lang ng maigi para mabalot lang siya ng gravy at lagay na natin ang ating tomatoes. Lutuin natin ng tomatoes ng 1 or 2 minutes lang para ma-maintain niya din ang kanyang pagka-crispy. At pagkakinain natin mamaya ay turnong-turno siya sa tofu. Konting biling-biling lang guys at luto na ito. Garantisado talaga ito ay tipid meals na super dali pang lutuin. Ang complete list of ingredients with measurements ay nasa dulo ng video at nasa description box na rin. Eto, luto na at ready to be dished out. Eto na ang ating crispy salted egg tofu. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, palambing naman ako ng isang comment dyan sa baba. Subscribe na rin kayo and press the bell button para notified kayo sa ating next recipes. Eto na ang promise kong ingredients with measurements. Thanks for watching! Bye!